Hi guys, Doc Sami here, and today we have a new video kasi guys, umabot na tayo ng 1,000 subscribers. Yay! Thank you so much guys sa pag-subscribe sa YouTube channel ko, and thank you guys sa pag-support nyo sa mga video na ina-upload ko. And for that, gagawa ko ngayon ng bagong video para sa inyo, and yung video ko is about... Ano ba yung video? Our vlog for today is about signs and symptoms na meron kang astigmatism. I know marami sa inyo nagtataka if ano ba yung astigmatism. So, meron na akong nagawang vlog about that. In-explain ko kung ano yung astigmatism and ilalagay ko yung link sa baba. And now, i-discuss ko naman ano ba yung mga simptomas and na-feel pag meron kang astigmatism. Ano ba yung mga signs and symptoms? Number one, guys, is blurring of vision or difficulty seeing at far. Pag meron kang, especially high degree na astigmatism, usually, lumalabo yung paningin nila. Pero, hindi naman always malabo. Kumbaga, intermittent or paminsan-minsan lumalabo yung paningin nila. But, in some cases na mataas yung grade ng astigmatism nila, malaki yung chance na talagang mag-blur yung vision nila. Number two naman na common problem pag merong astigmatism is yung headache. Yung headache na parang dito sa ating forehead may nakapatong or parang sumasakit, or yung one eye sumasakit dito or parang sumasakit yung dito. So usual talaga ganyan yung mga parts kung saan sumasakit yung ulo pag merong astigmatism. Number three naman is distortion of image. Kadalasan nakikita ng mga pasyente na merong astigmatism is na parang dalawa yung nakikita nila, or merong parang shadows around the letters, or parang may mga nagsasapawan ng mga letters, nagdodoble kumbaga. Another symptoms naman is eye strain or discomfort. Eye strain, discomfort, or tired eyes. Yung parang pagod lagi yung mata natin, yung dito natin, parang yung mata natin nahuhulog na. And another naman na problem is yung pagsusuka at pagkakahilo. Ito talaga yung number one na concern ng mga pasyente. Yung nahihilo sila and nasusuka sila. So pag meron kang astigmatism, may possibility guys na pagkakafeel ka din na parang nahihilo at nasusuka. Another naman na problem is yung pamumula ng mata o eye redness. And lastly, yung problem is glaring or sensitivity to light. Napaka-sensitive ng mata ng pasyente na merong astigmatism, especially kung maaraw or paggabi. Sa gabi guys, yung nakikita ng mga pasyente is yung mga street lights basag, or yung mga tawag dito ilaw ng mga sasakyan na nakakasulubong sa daan. Sobrang sakit yan sa paningin ng pasyente merong astigmatism. So, pag maaraw naman, ayun, sumasakit na naman yung mata nila. And ayun na, pag sumakit yung mata nila, sasakit na yung ulo nila. Pag sasakit na yung ulo nila, ayun na, nahihilo na sila. So, yan yung mga simptomas ng mga pasyente na merong astigmatism. If sa mga simptomas na to, may nafe-feel ka, then it's time para magpa-check up kayo sa pinakamalapit na optical or sa inyong eye doctor. Guys, tandaan, astigmatism can be corrected, especially kung mababa lang yung degree ng astigmatism nyo. And pag hindi nyo kinorek ito, or pag hinayaan nyo lang, yung mga discomfort na nafe-feel nyo is lalong lalala. Worst is, tataas yung astigmatism degree nyo, and yung pinaka naaapektuhan nito is kayo mismo. So, kayo kasi yung nagsasuffer ng headache, ng pagkahilo, ng pagsusuka. So, para maging hawa yung pakiramdam natin, and para din di maapektuhan yung mga trabaho natin, mas mainam na magsuot kayo ng salamin, magpa-check up kayo guys. Ayan. So, that's it guys. If meron kayong mga tanong, please feel free to comment down below. And thank you so much sa mga lahat ng nag-subscribe and sa mga magsasubscribe pa sa akin channel. Thank you so much guys, and see you on my next vlog. Bye!